Hi, good morning! Ngayong araw na to, tara samahan nyo kami, bisitahin naman natin ang pinakamalaking lake dito sa Banff National Park, Alberta, Canada, ang Lake Minnewanka. Ang Lake Minnewanka nga pala ay isa sa pinakasikat na lugar dito sa Canadian Rockies. Umaakit din ito ng libo-libong bisita mula sa buong mundo bawat taon. Palagi ko rin palang naririnig na sikat daw ang lugar na to para sa picnicking, mountain biking, hiking, canoeing, diving, at snowshoeing. Mula sa lugar namin sa Canmore, babiyahe lang kami ng mga nasa 20 minutes or 28 kilometers papunta rito. Ito nga at nakarating na kami sa Lake Minnewanka, nakapag-park na din kami ng sasakyan. Libre lang pala ang magparada dito sa Lake Minnewanka. Kailangan nyo rin palang bumili ng pass para makapasok kayo sa National Park dito sa Canada. Simula nga sa parking lot na pinagparadahan ng sasakyan namin, e 5 minutes pa kaming maglalakad papunta sa admission. At nakapagtanong nga kami na ang entrance fee pala dito ay nasa 120 per head. At dahil nga part pa rin to ng Local Appreciation Day, ay nakapag-purchase lang din kami ng $5 per head. Medyo mahaba nga pala ang pila dito sa ticketing office. Napakadami talagang turista ang bumibisita dito sa Lake Minnewanka. Lalong-lalo na kapag summer, ngayong araw na to, syempre, hindi lang natin basta-basta titingnan ang Lake Minnewanka. May experience din natin ang mag-cruise. Marami din palang paraan para makarating ka dito sa Lake Minnewanka. Pwede kayong mag-bus, taxi, o yung mga roam transits na umiikot dito sa Lake Minnewanka from Banff. Subalit ang pinakamadali na paraan, eh syempre yung mayroon kayong sasakyan. Madami din palang malalapit na lawa ang Lake Minnewanka. Syempre isa na dyan ang Tujac Lake na binibisita din ng napakaraming tao. Ang Cascade Ponds. Meron din dyang Johnson Lake. Ito nga at nakapasok na kami sa loob. Sisimulan na namin ang aming paglalayag ng isang oras at kalahati. Nakakabilib din talaga yung mga Canadian. Kahit gawain ng mga lalaki, eh nagagawa na rin ng mga babae. Napakadami nang ang changes ng schedule ang nagawa namin bago namin na-experience to. Kagaya nga ng nabanggit ko, ay isa lang tong promotion para sa Local Appreciation Day. Noong unang schedule namin, pinarisket namin dahil hindi maganda yung panahon, hindi naman namin mai-enjoy yung view. Wala kaming makikitang mountain at limitado lang talaga yung mga bisitang dumating. I mean yung mga nagtutour galing sa iba't ibang lugar. At pinigbigyan kami sa pangalawang pagkakataon, ngunit hindi na naman kami umabot. Buti na lamang at nadaan sa pakiusapan ng mga Canadian na nasa reception. At pinayagan pa rin nila kaming baguhin yung schedule namin. At hi, sa wakas, eto na nga yung araw na yun. Napaka-perfect ng timing. Ang ganda ng panahon, ang araw, kulay blue ang mga ulap, at kitang-kita ang mga bundok syempre. Sabi nila, marami ka daw ditong makikitang bighorn sheep, elks, and deers na pag-alagala sa mga baybayin ng lawa. At marami din daw ditong mga grizzly bears. At dahil nga ang tubig dito ay nag-yellong glacial na tubig, nagpreserba nga ito ng karamihan sa resort town at gumagawa ng kakaibang dive site. At speaking of yaman ng tubig, libre nga pala ang tubig namin dito sa Bow Valley or baka nga sa buong Alberta. At kung ayaw mo namang maisipan na mag-cruise or magrenta ng mga bangka dito sa Lake Minnewanka, hindi mo na kailangang magrenta ng bangka or canoe or kayaking, gayon pa man dahil pinapayagan na ang mga personal na sasakyang pantubig. Ngunit hindi naman pinapayagan or pinapahintulutan ang mga jet ski or sea-doos sa lawa. Mahigpit din nilang i-check ang laman ng inyong mga bangka. Sinasigurado nila na wala itong mga tahong or alige dahil maaari itong makapinsala sa mga ecosystem ng lawa. At para nga makasigurado sila ay ini-inspeksyon nila itong maputi. At yan na masisiyahan ang mga mahihilig uminom ng beer dito sa kanilang pa-Lake Minnewanka Beer Voyage Cruise sa Tag-Araw. Ito naman ay nagbibigay daan sa mga bisita na tangkilikin ang mga local na craft brews habang tinatamasa ang mga tanawin. Binibigyan ang mga turista ng 2-4 na beer sa kabuuan para sa pagpapatikim. At maaari mo naman daw iuwi kapag hindi mo naman nabuksan yung iba at hindi mo naman naubos. Nakakalungkot man isipin pero hindi namin naranasan yun dahil ang sabi nila ay magsisimula lang daw ang free beer pagdating ng 5 PM onwards. Pero kung may experience nyo man ito, ay siguraduhin lamang na tama lamang ang inyong pag-inom habang nasa cruise kayo, lalong-lalo na kung kayo ay babiyahe pa sa malayong lugar. Kaya naman kung naghahanap ka ng komportable at madaling paraan ng pangtuklasin ang Lake Minnewanka, maaari kang palaging mag-boat tour. At alam nyo sa mga oras na yan, habang pinapakinggan namin ang tour guide, hindi lang kami nagkaroon ng oras upang tamasain ang napakagandang Rocky Mountains. Madami din kaming natutunan tungkol sa lokal na kasaysayan mula sa isang matalino. Nagsisimula daw pala ang Minnewanka Cruise tuwing May. At during winter naman, marami naman ang mga taong bumibisita para mag-skate. Madami ka din palang mga activities na pwedeng gawin sa Lake Minnewanka. May mga trails ng bike, meron ding nangingisda. At ang pinakasikat na activities na ginagawa ng mga tao rito ay ang canoeing or kayaking. Nire-recommend din pala nila na kung gusto mong mag-canoeing and kayaking dito sa Lake Minnewanka, ay gagawin mo ito sa Tag-Araw. Para
naman mas ma-appreciate mo ang malakristal na kulay ng tubig. Sadyang mahaba nga talaga ang winter dito sa Alberta, Canada. At sa kabutihang palad, marami rin mga bisita ang dumadayo dito sa Lake Minnewanka upang mag-skates tuwing winter. At alam nyo ba, kahit na natatakpan ng makapal na kumot ng niebe ang ibabaw, maaari kang palaging mag-snowshoeing or mag-cross-country skiing habang naroon. Ang lugar sa paligid ng Lake Minnewanka ay perpekto para sa mga aktibidad sa taglamig dahil maaari kang maglakad papunta sa Stewart Canyon. Ngunit maaaring kailangan mo ng micro spikes or snowshoes kung sakaling ang trail ay nagyayelo. Isa na rin pala ang pinakapangunahing dahilan kung bakit matanyag ang Lake Minnewanka ay dahil binibisita rin ito ng napakaraming tao para dito ay magpiknik. Habang pinagmamasdan ang magagandang bundok at ang lawa, isa rin ito sa mga magagandang paraan upang makipag-ugnayan muli sa kalikasan at magpatanggal ng stress. Marami din palang grupo ng pamilya, mag-aasawa, or mga magkakaibigan ang pumupunta sa lugar na ito para mag-barbecue, mag-picnic sa mga benches na ginagawang accessible sa lahat ng mga aktibidad. Malapit din pala ang Banff dito. Kung gusto nyong mag-picnic, pwede din kayong bumili ng mga pagkain sa Banff. Or kung galing naman kayo sa Calgary, yun, mas makakatipid pa kayo. At kung isa kayo sa mga nagpaplano na pumunta dito sa Minnewanka at bisitahin ang lawa na to, siguraduhin nyo lang na meron kayong dala-dalang baon. Sa pagkakatanda ko, wala kaming nadaan na nabilihan ng mga pagkain o ng mga inumin, pero meron naman kaming dalang baon. At gayon pa man, syempre hindi na kami nagpahuli pa at kumain na nga muna kami bago kami pumunta sa susunod naming destinasyon. At kasalukuyan na nga kami dadaong. At dito na nagtatapos ang aming isang oras at kalahating tour sa Lake Minnewanka. Kahit hapon na, ay napakadami pa rin mga taong tumarating at umaalis dito sa Lake Minnewanka na galing sa iba't ibang lugar. Isang panibagong experience na naman ang aming naranasan ngayong araw. At hanggang dito na nga lang po. Maraming salamat sa panonood.